sa naghihintay ng Uniform Over dito sa Amaya at gusto mong malaman kung ano na bang balita sa nabili mong bahay. Or nasabi na sa iyo kung ano yung update dito pero gusto mong makasigurado kung na-construct na ba talaga yung bahay niyo. At pwedeng curious ka lang kasi gusto mong makibalita kung ano nang meron dito sa Amaya. Kaya lahat ng katanungan na ito ay masagot ng video na ito. Wow. Yes, literal na video ang makakasagot sa mga questions niyo dahil magpapalipad tayo ng drone at makikita niyo kung ano na bang balita dito sa loob ng Amaya. Pero pagtsagaan niyo na lang yung footage kasi hindi pa ako ganun kagaling makalipad ng drone. Hi, I'm Ting at ganitong oras sa tutulog pa si Adi at si Baby. So para sa mga unit owners na nakabili na ng bahay dito sa Amaya at naghihintay na lang ng unit turnover, ginawa namin itong video na to para mabigyan kayo ng peace of mind. At sana peace pa rin yung mind nyo kung ano man yung makikita nyo dito sa video natin today. Bali, magpapalipad kami ng drone dito at magfo-focus lang kami dun sa mga ongoing constructions ng unit for turnover. Kaya kung nasa waiting game ka pa rin, panoorin nyo itong video na to para alam nyo kung ano yung hinihintay ninyo. So para sa agenda natin today, ipapakita namin itong mga sumusunod. Una yung Sector 4A, Sector 4B, and yung Sector 3C. By the way guys, minimal lang yung talking portion ko rito, no? Papasok lang ako kapag magbibigay ako ng information na kailangan niyong malaman. Pero mostly, puro drone shots yung ipapakita natin dito. And lastly, sana tapusin niyo yung video na to hanggang sa dulo dahil i-share namin sa inyo kung ano ba yung thoughts namin kung bakit tayo nagkakaroon ng unit turnover delays. At dahil dyan, simulan na natin. So, una sa agenda natin is yung Sector 4A. Medyo marami ng na-turnover na units. Pero meron pa rin ilan-ilan dito na ongoing construction at hindi pa na-turnover. So yan, mapapakita natin dito sa drone shot natin kung ano na bang status ng mga bahay na ito. Thank you.
Sa pagkakaalam ko, ito yung part na marami nang napangakuan ng unit turnover pero kung makikita nyo, ongoing construction pa din siya. Okay, so yan yung isang part ng Sector 4A. So pupunta naman tayo dun sa kabilang side ng Sector 4A. So itong part na to, medyo marami pa rin ongoing construction, no? At yung iba, 100% completed na pero hindi ko lang alam kung bakit hindi pa rin siya nato-turnover dun sa may mga may-ari. Naman, no, medyo marami nang nakatayong yung bahay dito. So hopefully, magtuloy-tuloy yung paggawa ng mga construction at hindi tayo magkaroon ng unit turnover delays. So guys, yan yung kabuuan ng Sector 4A. So nakita nyo ba yung unit nyo? Ano naman yung pakiramdam nyo ngayon? Masaya ba kayo? Naiinis ba kayo? Nagagalit? So let us know in the comment section down below kung anong block kayo at kung kumusta naman kayo. So, natapos na tayo sa Sector 4A at pupunta naman tayo sa Sector 4B. Nice! So guys, hindi ko ito kabisado. No? So, ang gagawin ko is magpapalipad lang ako sa lahat na makikita kong block in a way na magiging visible sa inyo kung ano na bang status ng construction dito.
Pero ito guys, no, mukhang matagal-tagal pa yung unit turnover dito. Kasi kung makikita mo, talagang bare pa yung nakikita nating mga nakatayong halige, mga nakatayong bahay. Tapos yung iba is puro lupa pa lang, so hindi pa talaga nakakapagtayo. Pero kagaya ng Sector 4A, dun sa may kabilang side, sana magtuloy-tuloy yung construction dito para sana masunod naman yung turnover days na sinabi sa inyo or kahit man lang hindi sobrang delay. So from the drone shots, alam nyo ba kung anong block tayo? Sana nakita nyo ito, no? At kung hindi, let me know in the comment section para makapag-usap tayo at mabigyan ko kayo ng idea kung nasa ang part yung block ninyo. So last na pupunta natin is yung Sector 3C. So ito guys, hindi ko rin siya kabisado, no? So papaliparan lang natin siya ng drone. Pero sana mag-stay kayo at panoorin nyo hanggang sa dulo dahil yung pagpapalipad natin ng drone dito is idadamay ko ulit pabalik yung Sector 4B at Sector 4A. So ayan, enjoy nyo yung panonood sa drone shots natin. Nakita nyo na yung construction update dito sa Maya's Kids Bulacan na walang binabayarang pamasahe, hindi gumagastos ng pangmeryenda at hindi nyo na kailangan ng permit mula sa admin. Nakapwede nyo naman i-click yung like button dyan sa baba kung nakakatulong itong video nito sa inyo. Tapos padami na rin yung pag-click ng subscribe button at yung notification bell natin.
So kung nagawa nyo na yung pag-click na yon, pag-usapan naman natin kung ano yung obvious reason kung bakit tayo nagkakaroon ng turnover delay. Pero bago namin sagutin yung pinaka-obvious reason kung bakit tayo nagkakaroon ng delay sa mga unit turnover, tatanungin muna namin kayo. Kung nakita nyo yung units nyo, ano yung napansin nyo? So kung nakita nyo yung black at unit nyo, napansin nyo ba kung merong gumagawang mga tao dito? So kung wala, yan yung reason kung bakit ang tagal ng construction ng bahay nyo na nagko-cause ng unit turnover. Pero mandami pang ibang reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng unit turnover delays, ha? So yan yung pag-uusapan natin sa dulo ng video. Actually, okay lang naman, no? Ang masakit lang dito is nabigyan tayo ng estimated turnover date ni developer tapos darating yung time na hindi naman ito masusunod. So sana hindi na lang sila nangako para hindi tayo nasaktan, no? Pero gusto ko malaman kung anong observations ninyo sa video natin. So please comment down below kung anong nakita nyo sa block nyo or sa mga units ninyo. So guys, bali na daanan na natin ng drone shots yung agenda natin today, which is yung Sector 4A, 4B at yung 3C. Sapat na ba yung mga nakita nyo or meron pa kayong hinahanap na hindi nyo nakita? So let me know in the comment section kung okay na ba ito sa inyo or kung meron pa kayong gustong makita at para magawa namin ang video ito sa susunod. And sana bago tayo matapos dito, na-click nyo na yung like, subscribe and yung notification bell. And as always, nagpapasalamat kami sa lahat ng nanonood ng videos namin, especially mga nagkatapos hanggang sa dulo. So sana through this video, nabigyan ng linaw kung malapit na ba yung turnovers ninyo. And itatry ulit namin magawa ng ganitong video sa susunod para mabigyan kayo ng update kung kumusta na ba yung mga units nyo. Kaya please support us by clicking like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga future videos namin. So kung umabot ka sa part ng video na to, is inaabangan nyo kung ano po ba yung mga reasons kung bakit nadidelay yung turnover ng units dito sa Amaya. Since naghihintay ka na lang din ng unit turnover nyo, mas maganda kung pag-usapan muna natin kung ano ba yung honest review at yung actual experience namin dito sa Amaya. So meron kami more than 6 months of experience dito sa loob ng Amaya since yung unit turnover namin. Kaya ang tingin namin is importante na mapanood nyo yung video na ito. Kaya para mapanood nyo ito, dapat na-click nyo na yung like, subscribe, and notification bell para ma-notify kayo sa next video upload namin. Okay? At kung tapos na, see you on the next video. Bye!